is Happy New Year pala, no? So pagigising lang, pagigising ko lang, no? So, pinisita ko yung mga manok ko dito sa aking backyard. So kunti na lang yung natira, mga idol, tulad nung dati na marami talagang manok dito. Kasi hindi ko na masyadong naasikaso dahil sa trabaho. So kawawa rin kasi mapapabayaan. So nagtira na lang ako ng ilan na manageable para sa akin. Tapos mabalance ko rin yung trabaho at saka yung aking pag-alaga ng mga backyard. Yung mga shamo ko naman, yung iba nasa tiyuhin ko, dinalagaan ko. Tira lang ako ng dalawang pares dito. Kasi, yun nga, hindi na talagang naasikaso. So, ipapakita ko lang sa inyo yung mga kunting naiwan sa akin. No? Meron na, ipapakita ko sa inyo yung isang broad cap ko na iniwan. So, nandito sa likod ko yan, no? Pasilip-silip mga idol. Yun yung isang broad cap ko na shamo. Siya mga idol. Medyo pumayat idol kasi yung napapabayaan nga siguro mga nasa 3 kilos na lang ito. 3 kilos yan. So, gagawin natin, papalaparin natin ulit yung katawan nito bago natin i-breed. So, yan. Yan na nyo. Okay ba mga idol? Si yung ating shamo na mahigit isang taon na idol. Gusto na kasi yung kulay niya. Tingnan nyo naman, oh. Napakaganda. So siguro ang ano ko na lang ngayon is alaga-alaga na lang. So ganito yung paparamihin ko, ganitong kulay. Tawag yan, cool. Ito mga idol pala, doon sa dating kulungan niya, may pumasok, no, yung manok ng kapitbahay namin na pang ano, pang tari-tari niya. Pumasok to sa loob ng kulungan, sinira yung ano, sinira yung net. Nung nangyari, pagdating ko hapon, patay na yung kalaban. No, mahaba rin yung tahid mga idol, buti lang di tinamaan sa mata idol. Oh. Dito lang siya, oh. Gilid ng mata. Muntik ko mahulag yung ating shamo. So okay naman, ito matangkad. No? Nasa 3 kilos o sobra siguro ito. Ayan. So yan yung iniwan kong brood cock, isa sa mga dalawang brood cock iniwan ko ito, merong isang pula doon. Papakita ko rin sa inyo. Ito yung isa sa mga iniwan natin idol, no? Red, no? Kung ito siya sa mga mahilig mag ano, yung magsabong-sabong nito, pawakan. So pwede ito siya. Yung sa iba ko, kung pwede rin yung gold. Hindi naman tayo marunong dito. Hindi, malaga-alaga lang. So, yan mga idol. Pwede ba mga idol? Ano sa tingin ninyo? Pogi ba? Pwede bang panglaban to? Yan. So bata pa ito mga idol. So yan, nakakulong lang, kain tulog ng trabaho nito. So mga idol, oh. Napas na sa camera. Ito lang. Yan. Okay ba mga idol? Mga idol, yung pulit natin mga idol. Bagay na bagay doon sa ating gold. Ano? Napikit din mga idol. Sa tingin niya mga idol, okay ba? Cross ito ng
Belgian at saka Tanaka. So maganda yung kulay niya, idol. Naka-produce na ito da idol last year. Kaya lang merong kakursunada. So ayun, binigay ko na. So magbibreed lang tayo ulit. Mga idol. Meron itong lalaki idol na ganito rin, kaya lang namatay nung malakas ang ulan. So yan, yan yung ating future producer ng mga bagong shamo. May sugat ang ulo idol, baka nakipag-away ito sa kapitbahay. Yan. Ito naman mga idol, yung isa nating pullet. Para gawin natin sa mga warrior series mga idol, no? So golden eye. Maganda yung katawan mga idol, no? Pang ano talaga. And then yung paa, no? Yan, pang ano talaga. Pwedeng pwedeng gawing pang breed ng mga panglaban. So gagawin natin dito mga idol, kung makaproduce tayo dun sa mga mahilig maglaban ng ganito, pwede tayong magbigay. Pwede natin naglalaban, ang atin lang ano, alaga-alaga. So ito mga idol, yan lang natitira sa mga shamo ko. Ito pala idol, meron tayong naiwan pang isa, no? Asil, no? Asil. Tingnan mo yung paa mga idol, oh. Nakipag-away naman siguro sa kapitbahay mga idol. Ito mga idol, alaga ito ng anak ko. Siya mahilig sa manok, pero meron siyang ito, paborito niya. Yung nag-isang asil na naiwan natin. So ito, naglilimlim, pero ang hindi ko alam kung ano ang lalaki. Kaya for katay-katay muna yung magiging anak nito. Susunod na natin i-breed for sa shamo talaga. Shamo asil ang labas ng anak nito sunod. I-breed natin mga idol.